So bago tayo magsimula mga peace, kung bago ka sa aking channel, ay huwag mong kalimutan ang mag-hit ng subscribe at isama mo na ang notification bell. Sama mo yung all para naman ma-notify kita sa lahat ng video na gagawin natin. Yo, what's up mga peace? Kamusta kayong lahat dyan? So, nandito tayo ngayon sa Coin Market Capital. At ang topic natin ngayon is pwede na ba tayong bumili or mag-sell ng mga cryptocurrency natin ngayon. So, ano yung mga basic indicators na pwede natin gamitin para makatulong sa atin to profit or even double our money or mag-sell or magbili. Okay, magbili. Diba yun? Well, bago tayo pumunta doon mga peace, price ngayon ni Bitcoin is 50,000. Titignan natin ngayon kung akit pa to o hindi. Si Ethereum nasa 3,900 na. Si Cardano nasa 2.92. Si Binance 4.91 at si XRP nasa 1.28. Si Tether is stable coin yan. So, $1 is equal to $1. Bago tayo pumunta doon mga peace, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyo mga peace sa suporta nyo sa ating channel. Hopefully, matulungan ko kayo or magkaroon kayo na idea kung paano magsimula or mag-trade or mag-invest dito nga sa cryptocurrency. So, sa channel na to, pinag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng crypto currency. So, yun na nga mga peace. Dito muna tayo sa Bitcoin. So, dito sa coin market capital, pag click mo yung Bitcoin, lalabas ngayon yung chart niya. You can choose price, market cap, or trading view. So, pwede kang pumunta dun sa trading view kung saan free mo siyang magagamit. Okay, walang bayad. So, pasensya na kayo kung medyo maliit ha. Ayun. So, ngayon, nasa 50K siya. Tatlong indicators lang yung basic na pwede natin gamitin. Yung Bollinger, MACD, and RSI. Yung MACD, moving average yan. Yung RSI is relative. Ano nga ba yun? Relative RSI. Kalimutan ko, he. Relative strength index. Yung relative strength index niya, parang yan yung pulse niya, yung puso mo kung mabubuhay ka ba o mamatay ka na. So, yun. So, basta yun. Pwede nyo gamitin yung MACD, Bollinger, RSI. So, paano natin gagamitin yung Bollinger? Yung Bollinger indicates yon na pag bumuka yung Bollinger, it indicates na pwedeng tumaas or bumaba yung isang cryptocurrency. Okay? So, sa makikita natin dito, nakabuka yung Bollinger. And again guys, ang gamitin nyo na chart is 4 hours. Yung 4 hours chart nya yan, equivalent na yan sa 1 month trading ng isang crypto. O kahit na ano, stocks or everything, coin or ganun. So, yon. Basic lang to mga peace at hindi ako financial advisor mga peace. Ha? So, ganito yan. Okay, papaliwanag natin dito kay Bitcoin. So, kung makikita nyo dyan, ito yung Bollinger Bonds na bumuka. Okay? So, it indicates kung tataas or bababa yung value ni ng isang cryptocurrency. Just for example na itong si Bitcoin. So, isang indicator yan na, uy, pwedeng tumaas. Uy, pwedeng bumaba. Okay? Then, yung sa MACD naman, si moving average, ito kasing pinakasimple nating magagamit kasi tatlong indicator lang yung pwede nating magamit dito kay TradingView as free. Okay, so kaya ang ginamit natin is MACD. Okay, so makikita nyo dyan, itong blue, yung blue na yan, blue indicator, indicates na mataas, tumaas yung value niya. So makikita nyo dyan, ito. Just for example, ito, tumaas, nag-cross, tapos tumaas yung blue niya, RSI niya is tumaas din. Okay? So, makikita nyo dyan, same thing, bumuka to, then, tumaas yung blue niya, tapos,
yon, tumaas yung pinaka blue niya, ibig sabihin nasa above moving average. Pwede kang magbenta kung nasa taas yung MACD, pero titignan mo rin yung indicator mo ng RSI. Sa akin, at least 75 to 85. Okay, so kung makikita nyo dito, wala siya sa 75-80. Hindi siya pwedeng bilhin or huwag mo munang ibenta. Huwag ka munang bumili at huwag ka munang magbenta. Example to ha, ito nangyari to noong August 23. Okay? So, meaning, hindi niya pa nahihit yung pinaka-target niya. So, kung makikita natin, ang target, ang pinaka-mataas peak price ni Bitcoin is 65. So, dun sa indicator na yun, na nagsasabi nga, dun sa pinakita natin noong August, is hindi pa. Hindi pa siya hinog. Kumbaga, hindi pa siya hinog. So, ngayon nga, yun yung example ha, Bollinger, MACD, and RSI. So, ito nga. Ngayon ay September 4. So, sa September 4, makikita natin dito, bumuka yung Bollinger, which indicates na pwedeng tumaas and pwedeng bumaba. So, pataas yung trend. So, pataas siya. Then, sa MACD naman natin, kung makikita nyo dyan, tensya na kayo ha, MACD natin, yung blue nasa above moving average. So, possible na tumaas nga. Pero, kung makikita natin dito sa RSI natin, is pababa siya, nasa 59.18. So, ano yung dapat nating i-check natin dito or ingatan natin na kung magbibenta tayo, huwag siyang bababa ng 40% ng RSI. Kasi pag bumaba siya doon, it means na mababa na siya. Wala nang puwapansin sa kanya. So ngayon, nasa 60 siya. Doon sa mga magbibenta, pwede tayong magbenta ka ng Bitcoin mo. And pwede rin nating intayin na umakyat yung RSI niya, kasi ang pinakamataas na RSI na ano niya is nasa 87-86. So above 70 to 95. 'Yon, good na magbenta ka ng sa RSI. So kung makita niyo dito nga, ayan oh, sa above niya. 'Yon, nangyari 'to noong July, tumaas siya ng ganun above 84. Then apparently bumagsak din siya. Ayun, dito sa baba, makita niyo diyan, bumagsak siya ng 'yun nga below 33 lang 'to oh, yung RSI niya. Tapos yung moving average niya bumagsak din. So pwede kang nagbenta ka sana doon, nagbenta ka sa taas, then bumili ka sa baba. Yun, ganun. So, yun lang yung indicator. So, possible si Bitcoin this coming week, kung di bababa ng 60 to, nga, 60, possible na umakyat siya. Kasi yung moving average niya nga nasa taas. So, possible na umakyat siya dahil sa Bollinger. Then, sa RSI niya naman, ganun. Marami pa rin nag-hold or bumibili ng Bitcoin. Yun. Pwede mo itong gamitin si, yun nga, yung tatlong indicator. Bollinger, MACD, and RSI. So, kuha pa tayo ng ibang example. Ito, another example, si XRP muna. Another example is si XRP. So, hindi to pa rin tayo sa trading view, pwede nyo itong gamitin. So, makikita nyo dito, yung Bollinger nga niya is pataas, uptrend, okay? Then, sa RSI niya is nasa, ito nga, nasa 60, above 60 pa siya. So, dun sa mga nakabili, pwede tayo mag-antay, dun nga, above 75 to 95 na
RSI to sell. At doon naman sa mga bibili, okay, pwede tayong mag-abang this week just in case it happens na bumagsak siya below 40 ng RSI niya. So, kung makikita nyo dyan, medyo uptrend. Pero ito, nag-cross sa MACD naman, nag-cross yung MACD natin. So, it also indicate na pababa or medyo bababa yung value ni XRP. So, kailangan nating abangan ito nga, si RSI, si MACD, tapos yung Bollinger Bands. Okay? So, another example ulit, ito, si ADA. Kung makikita nyo dito kay ADA, medyo bumuka, pero nasa downtrend. Makita nyo dyan. Nag-cross yung line nung MACD, pero above moving average pa rin siya. Then, yung RSI natin is nasa 52. Just in case na bumaba nga siya below 40, pwede tayong bumili. Okay? It's time for us to buy. Pero pag tumaas nga siya ng above 70, 75, 80, 85, siguro 70 to 85. Depende sa'yo kung kailan mo gustong ibenta, kung na-reach mo na ba yung goal mo. Just for example, gusto mong madouble yung pera mo, yon, benta mo na yon. Una yon, una, kung magbibenta ka yon, i-check mo. Kung magbibili ka, gusto ko na bang bumili. Pangalawa, yung mga indicators. Ito na, ito yung mga indicators na dapat nating tignan. Pangatlo, yon, bumili ka na. Kung magbibenta ka naman, ano yung goal mo? Nag-times 2 na ba ako? Nag-times 3? Nag-times 4? Tapos, then sundan mo yung mga basic indicators na makukuha mo ng libre dito nga kay TradingView. Yun nga, si Bollinger, MACD, and RSI. Kung makikita natin dito sa RSI ni ADA, below pa lang siya ng, above pa rin siya ng 40. So, para sa bibili, pwede tayong mag-antay. Para sa hindi naman makapag-antay, nasa middle kasi siya eh. It's for you to decide kung bibili ka na ba or bibili ka na ba or hindi pa. Okay, pwede kang mag-antay, pwede kang atat na atat ka na na bumili, edi bumili ka. Pero lagi natin tandaan na yun nga, ang kailangan din natin dito sa pag-trade, isa pang kailangan natin tandaan is patient is a virtue. Kailangan natin mag-antay. So, dito sa mga nag-aano ng ADA na gustong bibili na ba ako, baka tumaas, baka bumaba, ganun. So, dito, pinapakita ng indicator na possible na bumaba siya this week. Okay? Pero sinasabi rin ni RSI na stable siya at pwede siyang tumaas. So, kailangan nating abangan yung RSI and MACD. Yung Bollinger, medyo uptrend, ganyan, nakita nyo. Kung makikita nyo naman dyan, pag nag-downtrend yung Bollinger, pababa eh. So, ngayon, nakita nyo dyan, pataas. So, pag bumaba to dito, yun, pag bumaba siya ng 2.8, yan, dire-diretso na yon hanggang siguro mag 2.6 or 2.75. Yan. So, yun, titignan mo rin yung MACD and yung RSI. So, ganun lang, mga pis. Ayun ang sinasabi ko sa inyo, mga pis. And I hope na medyo gamitin nyo. Yun, gamitin nyo yung TradingView. Libre yun. Punta ka sa marketcap.com. Tapos, hanapin mo din yung TradingView.com na pwede nating magamit dyan for free para magsimula ka lang mag-trade. So, yun na nga mga peace. Maraming salamat sa inyong panonood. And I hope to see you sa mga susunod nating video. Bye-bye! Peace!